Welcome back at magandang araw po sa inyong lahat, kabayan. Tayo po ngayon ay magluluto ng sinugaok at simpleng luto lang po, are. At napakasarap po nito. At samahan niyo ako, kabayan, at umpisa na natin ito. Ito ay Batangas style sinugaok. Nakakamay ka eh. Ayan, napagana. Magandang araw po ulit mga kabayan at kumusta po kayo? Tayo medyo dinaan na ng kalabidad dito sa atin sa Lipa, Batangas, at marami rin nga pong nasalanta at halos dalawang araw ang bagyo. Hindi humuhupa yung ulan. So tayo yung naglinis-linis kanina dyan sa paligid. Luto naman tayo ngayon ng ating tanghalian at simple lang ho ang ating lulutuin. Meron ho tayo dito ng ayan, maskara ng baboy at magluluto tayo ng sinugaok. Ayan o. Kalahating lang po ito. Pisngi. Tapos gagamit po, pasintabi nga po pala sa mga hindi kumakain ng dugo. Gagamit po tayo ng yan. Dugo ng baboy. Sibuyas, bawang, at siling panigang. Suka, toyo, patis para panimpla. At saka gagamit din po tayo ng kaunting mantika. So, luto po tayo ng sinugaok, Batangas style, at ito isang masarap din na luto at nakakamiss din kumain ng sinugaok, yung parang dinuguan na medyo masabaw. Pero ang gagamitin po natin ay itong ulo o maskara ng baboy. Gayatin lang po natin ito. Gayatin natin ng parang pang adobo. Yan, ganyan lang pong kalalaki. Pwede rin po kayong gumamit dito ng spare ribs. Eh wala po tayong nabiling spare ribs, so ito na lang po ang gawin natin, itong maskara. At ito din naman po sa dyan kalimitan ginagawang sinugaok. Yan, ganyan lang po kalalaki ang gayat. At gayatin muna natin to, tapos ay pagkatapos natin gayatin, hugasan natin at lulutuin na natin. Nag-init na po tayo ng ating kaserola at dito po natin lutuin yung ating sinugaok. Yan, nagayat ko na. Ganyan ang gayat natin. Hinugasan ko na rin po yan at lutuin na natin. Maganda ng panahon ngayon mga kabayan, pero pag minsan ho ay naulan pa rin, naambon-ambon, at sana huwag nang tumuloy yung susunod na bagyo. Nakadala rin ho. Wala, sobrang laki sa hangin. Dami hong napustuhan at buti naman ho dito sa amin. Hindi naman ho gaano, kahit malakas ay hindi naman siya nakapanalanta, yung walang nasira. Okay, mainit daw itong ating lutuan. Ilagay tayo ng konting mantika. Tagal lang po natin ang asin, yung ating ginayot na parne, para may lasa, at yan po ay sasangkutsahin natin. Okay, sakot-sahin lang po natin to. Palalabasin muna natin mga kabayan ang mantika. Sakot-sahin po natin maigi at palalabasin natin yung mantika dahil ito po ay medyo mataba at ito'y ulo. Yan, ulo ng baboy. Tatalapsikan, ha. Okay na po ito mga kabayan, ha. Yan, medyo toasted na, medyo brown na. Pabawasan lang po natin ang mantika. At sobrang dami ng mantika, nagmantika. Tanggalin natin yung mantika. Ang dami natin mga kabayan na tanggal na mantika. Okay, pwede na yan.
Bigyan na po natin ang bawang. Isa natin yung bawang. Sangkutsahin po natin uli kasama yung bawang. Para maluto na konti yung bawang. Ang bango. Pwede na ito eh. Sasawsaw na lang. Ay, lagay na po natin ang sibuyas. Marami-raming sibuyas para masarap. Sangkutsa uli. At maya-maya po ititimplahan natin yan. Okay, timplahan po natin. Maglagay tayo ng paminta. Black pepper. Tapag-tapag sa paminta para manghang-hanghang. Tapos, lagay po tayo ng toyo. Silver swan. Okay, sangkutsahin po natin uli. Ang bangaw. Okay, pwede na po tayo maglagay ng suka. Lagyan natin ang suka. Ayan, matapag-tapag sa suka para masin-masin. Yun. Takluban po natin. At pakuluin natin. Buksan po natin at nagkukuluan na. Haluin natin. Ang bango ng ating niluluto. Dadagdagan lang po natin ito ng sabaw. Gawa na nga yung ating ano yan. Sadyang sinugaok ay may kaunting sabaw. Dagdagan po natin. Tapos palambutin natin yung karne. Yan, okay na yan. At baka naman masyadong lumutang sa sabaw. Yan. Palambutin po natin ang karne. Takluban natin uli. Saka natin huli natin ilalagay yung dugo. Buksan po natin at tingnan natin kung malambot na itong ating pinapalambot. Pwede na. Pwede na yan. Okay na po yan. Hindi natin kailangan palambutin ito ng malambot na malambot. Hindi katulad ng estupado. Masarap po ito, medyo maligat-ligat at may sabaw. Okay na. Tingnan po natin ang dugo. Pasintabi po uli sa hindi kumakain ng dugo. Lagyan po natin ang dugo, salain natin para hindi mapasama yung tipak-tipak. Okay, huwag natin ilahat. At yun ho ang tinatawag na pinalabuan. Sinugaok, kaya lulutuin lang po natin ang dugo niyan. Sabay na natin itong ating siling panigang. Yan, para pag kumulo. Dire-diretso ang luto ng ating chili sinigang. Mabango. Sadya pong ganyan ang ating sinugaok. Medyo masabaw. At napakasarap po na sabaw niyan. Sabaw pala ang ulam na. Halu-haluin lang po natin ganito para hindi makurta yung ating dugo at pangit naman pagkurta at parang batchoy yan. Ang tawagin ng iba ay pinalabuan. Dito lang po sa atin ay sinunggaok at para din dinuguan. Malalaki nga lang ang hiwa. Luto na itong dugo, oh. Ayan, lapot na.
dagdagan lang po natin ng kunti pang paminta. At para medyo may kick ng paminta. Tapos ay lagyan din natin ng konting patis. O pwede rin po ang asin kung ayaw nyo ng amoy ng patis. Tapos ay lagyan pa natin ng suka. Suka po kasi dito ay ano, yung sadyang may konting asin. Asin kilig na konti. Okay lang po, kahit haluin natin yan. At ang suka naman natin ginamit kay DS. Kahit haluin na natin yan. Para lumasa yung asin nyo. Ayan. Pakaluin lang po natin to. At lasa ko'y katalo na ito. Ating sinugaok. Batangas style dinuguan. Ayan kabayan, tikman muna natin kung ayos ng aking luto. Yeah, quality kabayan. Ayos na rin kabayan. Hanggang dito na lamang po. At sana po yung magkita-kita tayo muli sa susunod ko pang mga lakad. Ako po si Shernan Batanes Vlog, ang inyong lingkod, ang nagsasabing God bless us all.